katulad nito, hindi naman ibinibigay ng kabuuan at 50% lang ang binibigay kada sahod. Yan po ay paglabag sa Artikulo 116 at Artikulo 288 ng Labor Code of the Philippines. At meron po pa rin sa pagkakabilanggo. Mula sa tatlong buwang pagkakabilanggo hanggang tatlong taong pagkakabilanggo. Ang masakit niya, sabi po ng Labor Code of the Philippines, hindi ho po pwedeng mag-probation yung may-ari ng kumpanya, yung negosyante na lumabag dito po sa kautosang ito ng Labor Code of the Philippines. Ano ang remedyo ng manggagawa para sa ganun mapuwersa ang kanyang may-ari ng kumpanya o may kaya mga opisyalis na nagpapatakbo na kumplituhin yung kanilang sahod? Ano ang remedyo? Sulatan po natin. Pwede kayo na sumula. Ilagay po ninyo doon, Mr. So-and-so, may-ari ng kumpanya, tapos ilagay niya pangalan ng kumpanya at address. Kumihiling po ako na ako po ay bigyan niyo ng aking kompletong sahod. Ito po, pag hindi niyo binigay yan, didimandahin ko po kayo ng kasong kriminal. Ayan! Ganun po ilalagay niyo. Pero bago niyo ipadala yan, ipasilox muna ninyo. Tatlong kopya pa. Tatlong kopya. Isa sa original doon sa amo ninyo, pangalawa sa kanyang opisyalis, pangatlo kay Batas Mauricio, pang-apat, kopya ninyo. Bigyan din nyo ako ng kopya. Tapos ipadala nyo by registered mail. Registered mail. Para lang sa ganun, magkaroon po kayo ng pagkakataon na magkaroon kayo ng preba na pinadalhan niya na sulat. Pag natanggap po niya yan at hindi siya nagbayad, nakaw, kung pwede po siya makulong ng mula tatlong buwan hanggang tatlong taon. Kawawa naman, ano ha? Pero mas kawawa din yung manggagawa. Yung mga manggagawa, gising sa inyong karapatan dahil pwede na pala ninyong ipakulong ang amo ninyo, ang may-ari ng inyong kumpanya at ang kanyang mga opisyalis na hindi nagpabayad ng tamang sahod. Marami magte-text sa akin ito ng mga may-ari ng kumpanya at mga opisyalis na mga kumpanya at sasabihin, hoy, ano ba yung pinagsasabi ni Batas Mauricio? Baka makulong kami lahat nito. Kung ako po susundin nyo, ipakukulong ko kayo lahat. Di nga ba? Sipin nyo, pinakikinabakan nyo ang manggagawa eh. Di ba? Kumikita kayo sa ginagawa ng manggagawa, kadalasan yung manggagawa ay hirap na hirap para lang makapagtrabaho. Pagkatapos magdating ang kinsena, kalapusan eh, hindi mo lang maibigay ng buo yung sahod na gagamitin din niya para sa kanyang pamilya. Eh, anong klaseng may-ari kayo ng negosyo? Anong klaseng opisyalis kayo ng negosyo yan? Di ba? Magsarado na lang kayo kesa makulong pa kayo. Okay? Salamat sa Diyos. Ang alam ni Jesus. Tumako mo tayo. Kaya mo pang balik ng text. Kaya attorney, Batas Mauricio. Batas, pakigreet si Napoleon kayo, Juanico, ng San Antique. San Antique. Mayroon pong San Antique? Baka San Jose. Diba? O higa, San Remigio. O ano po bang ibang lugar ng Antique ito na may San? San Antique lang ang nilagay niya dito eh. Binabati natin si Napoleon kayo ng Juanico. Tama ba? Napoleon kayo Juanico. Palagay ito ng San Jose Antique. Yan ang kanyang sinasabi. Salamat sa Diyos. Sa alam ni Jesus. Si Batas, Attorney Batas Mauricio po ang nakakasama niyo. Dito po sa inyong palatuntunan, kakampimong Batas. Sa bayan po tayo sumasayang po sa iba't ibang himpilan ng radyo na lalong dumadami sa buong bansang Pilipinas sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Ha? Kasi nga po pinagsasama-sama na natin ang batas ng Diyos at batas ng tao. Kaya nakikita natin natutuwa ang Panginoong Diyos dito sa ganito klase ng mga programa. Ha? Salamat sa Diyos, sa alam ni Jesus. Dito po siyempre sa pangunguna pa rin ng DYKA, ang Catholic Media Network ng San Jose Ticket, ang BXAS, sa Parish Broadcasting Company ng Sambuanga City, at ng DYMS Action Radio dyan po sa Kabaloga. Sabayan po kami ha, na napapakinggan at napapanood. Habang ako inyong napapakinggan, nasa cable TV din po ito, na iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas by the grace of God, at nasa iba't ibang panig din tayo ng buong mundo, television at radio, sa pamamagitan po ng Batas Internet Television sa High Definition. High Definition Technology. Ha? By the grace of God sa kasalukuyan. Kaya nga po napakaganda na ng nanonood sa Batas Internet Television sa ilalim ng internet website www.batasradio.com. Yung po yung aming website kung saan nyo kami mapapanood. Ha? My heart praises the Lord. My soul is glad because of God, my Savior. Luke 1:46. Yan po yung padala ni 0920-625-2829. Thank you very much. I think ito yung kwan eh. Ito yung bahagi ng binanggit ng Virgin Maria. Yan, matapos na siya kilalanin bilang babaeng pinagpala sa lahat ng anghel na si Gabriel at matapos siyang batiin ng kanyang pinsan, si Elizabeth, si Santa Isabel, yung asawa ni Zacarias, na nanay at tatay ni San Juan Bautista. Kita nyo ha!
May genealogy tayo dito, ha? Tama ba yun, Padre John? Tama ba yun, Pastor Evan Aquino? Tama ba yun, pagkakasalansan ko ng mga magkakamag-anak din, eh? My heart praises the Lord. My soul is glad because of God, my Savior. Well, ang pagkakatanda ko po sa aking pagbabasa sa Biblia, eh, ito po yung sinabi ng Birhing Maria, ha? Okay? Yun po kasing Lucas, Kapitulo 1, eh, yun po ang aking tinatawag at tinatawag ng marami na the Gospel of Mary. Yan. Sino si Mary? Ang Birhing Ina ng Diyos, ang babaeng tinagpala sa lahat. Di ba yung mga Katoliko, pag nagro-rosaryo, ganun na sinasabi. Di ba? Hail Mary, full of grace. Yeah? The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Di ba? And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Yan palang sinabi niyan, ay sinabi ng anghel na si Gabriel. Oh, sabi niya, magalak ka, Maria, sapagkat kinalulog na ng Diyos at lubos ka pinagpala. Tapos eh, sinabi naman ni Santa Isabel, ni Elizabeth, asawa ni si Carias, Hail Mary, full of grace, ha? The Lord is with thee, parang ganon. Tapos sabi ni Santa Elizabeth, aba eh, narinig ko lang ang boses mo eh, naglumukso na yung aking sanggol dito sa aking sinapupunan. Hindi pa sinisilang si Juan, pero narinig na niya na dumating. Magiging ina ng Panginoong Jesus, ang Birheng Maria. Kaya naglulumukso na siya doon sa sinapupunan ng kanyang ina, si Santa Isabel. Thank you very much for this wonderful message from the Gospel of Mary in the Book of Luke in the New Testament. Alright. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, 0908-474-6235. Good day po, Batas Mauricio. Kami po sana ay babati sa nalalapit na kaarawan ng aming anak na si Micah sa August 1. Wow! Happy birthday, anak! Ang bumabati ang kanyang ina, Elvis Sarmiento ng Sipalo Mantike. Happy birthday, Micah! Sabi ng mga tiga D.Y. K.A. kay Micah at kay ginang Elvis Sarmiento ng Sipalo Mantike, sana ay mabusog mo kami. Happy birthday, Micah! Micah Sarmiento, anak ni ginang Elvis Sarmiento ng Sipalo Mantike. Halika'y mabati, yan yung karawan. O, sino pa nagpapabati dyan? Makarami, kaya lang, pinipili ko lang yung binabati ko ngayon. O, pero hindi naman eh. Sige, batiin natin ang batiin yung mga nagpapabati, ha? Uy! 0908-524-1925. Awit 14 Diyos, ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas, tayo'y minamasdan at sinisiyasa. Mayroon pa kaya sa sangmaliwanag na mga matinong sa kanya'y hahanap? Wow! Awit 14 Diyos. Nakita po ninyo, talagang napakatindi po nitong mga nagpapadala sa atin ng mga text messaging, ha? Si 0910-493-0552. Ano nakalagay dito? Guleyang Atty. Batas, hingi sana ako ng tulong. Yung asawa ko at anak na kulong. Hanggang ngayon, hindi pa na-arrange. Ano dapat kong gawin? Mag-isang taon na nakulong sila. Wow naman! 0910-493-0552. Abay, alam po ninyo, sa ilalim ng Section 16, Article 3 ng 1987 Constitution, nakasaad po dyan na ang bawat taong may kaso, kay kasong kriminal o kasong sibil o kasong administratibo sa iba't ibang hukuman sa bansang Pilipinas o sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno na kung saan may nililitis na mga karapatan ng tao, meron silang karapatan maging mabilis ang paglilitis, maging mabilis ang pagdidispatcha ng mga usapin. Ganun po dapat yun. The right to speedy disposition of cases and the right to speedy trial. Pagka po nagreklamo kayo sa Court Suprema, ewan ko lang kung ano mangyayari diyan po sa hukuman kung saan nakabimbing ito pong kasong ito. Isipin mo, isang taon na nakakulong mag-ama pero hindi na-arraign. Ang ibig sabihin ng arraignment, hindi pa nababasahan ang demanda. Alam po ba niya yun? Baka naman nabasahan na ng demanda eh, hindi lang kayo presente nung mabasahan ng demanda yan, ha? At tinanong sila kung guilty or not guilty. Pakitanong nga po niyo maigi at pagkatapos i-text nga niyo sa akin. Una, sa amusgado. Pangalawa, sino ang judge? Pangatlo, anong klase ng kaso? Pangapat, ano yung case number? Pagkatapos, panglima, pangulit, yung case title, yung mga People of the Philippines versus. I-text nyo po sa akin lahat ng yan. At pagkatapos, si Batas Mauricio ang susulat dyan sa hukom na randi dyan. At aalamin natin
kung totoo na isang taon na